Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ang ating susubaybayan ay ang ongoing Asian Continental Individual Chess Championship. Ito ay hybrid ulit, hybrid online na ginaganap sa FIDE online site na Tornelo. Ayan, so ito ay nagpasimula nitong nakaraan lang May 20 at matatapos ng May 30. Ang time control nito ay standard. Sa first 40 moves ay may nakalaan na 90 minutes plus 30 seconds increment. Pagkatapos ng pag lumampas ng 40 moves ay magkakaroon pa ng additional 30 minutes plus 30 seconds per move. Ibig sabihin, ano talaga ito? Talagang pang long game man, napakatagal ng laban at nakita ko sa schedule, halos lahat ay isang laro sa isang araw lamang. Kaya matindihan ito. Dinayo ito ng lahat ng mga malulupites na players sa buong Asia. Lahat po dito ng zonals, 3.3 and 3 point something, nagsama-sama na. At dito ang kukunin sa Asian individual ay 7 slots papunta sa World Cup. Ayan, nagaganapin sa Sochi, Russia. Okay, so ito ay 9 rounds Swiss system at pasimulan natin sa round number 1 at ito ang top board, board number 1 sa bakbakan nila, pambato natin, International Master Marvin Misiano ng Davao City versus Super Grandmaster Parham Magsudlo ng Iran. Siya ang top seed dito sa torneyong ito na may FIDE rating na 2698. Gravacious mga kamatchas, almost 2700 player na rin ito. Okay. Pagkatapos nating i-analyze ang game na ito ay isusunod natin ang kay IM Concho. Pagkatapos noon ay doon ko ipapakita ang kanilang results sa round number 1 and preparasyon naman sa pairing ng round number 2. Okay, so tinay na kagad natin. Nag knight F3 si Parham, nag F5 si Misiano, nag D3, nag D6. So ito ay tinatawag na Dutch defense and then dito nag E4. Medyo masurpresa ang datingan ng opening dito ni Parham, no? Kakaiba yung application na yan, no? Ang ginawa dito, nag E5, nag knight C3, nag knight C6, develop lang, nag H3 para siguro prophylactic, baka humataw sa E4, then walang bishop G4 pin. Then ang ginawa dito, nag knight GE7. Kung mapapansin nyo, bakit hindi sa F6 nilagay? Sa malamang itong dark square bishop ay ifafianketo. Yan ang sistema ng kanyang development. So dito, kumapture sa F5, nag knight takes F5, and then nag G4. Ayan, inatake yung knight kaagad. Medyo weird din yung G4, no? Ginamit kaagad pang atake. Nag knight FD4, syempre, papunta dapat sa sentro. Nag bishop G2. At yan ang bagong luto dito ni Parham Magsudlo. Novelty, dahil ayon sa huling naitalang laban noong 2019, kinapture lang ang knight at nanalo ang black. Pero dito, nagbago ng tira si Magsudlo, no? Nag bishop G2. Nag bishop e7, tuloy lang din sa pag-develop, kumapture na sa d4, nag knight takes d4, and then nag knight e2. Pilit na gustong i-neutralize yung knight sa d4 kasi baka tumigas pa yan, malakas nga yan. Nag knight takes e2, nag queen takes e2, and then nag castle, nag bishop g5. Ayan, gustong ipalit ang dark square at dito nag d4. Yan ang pambihirsking tira mga kamatchas, malupites ang tira na yan. Baka pagbibigay kasi ng kaluwagan sa puti eh. So ang ginawa, nag bishop takes c1, nag rook a takes c1, and then nag e takes d4. Mukhang libre pero habol eh. May queen c4 check, then pipingasin yung pawn sa d4. Nag king h8, nag queen takes d4, and then dito nag c6, yun lang. So yun nga lang, hindi natin masisi dito ang side ni Misiano, no, ni Marvin, kasi hindi nga makadevelop yung light square bishop niya. And then dahil kasi yung bishop kasi masyadong matalas, yung fianchetto ni Parham, may inirecommend dito ang strong computer engine na H5. Mukhang looking na risky nga sa human eye kasi biruin nyo pambasag eh. Ano idea? Pag kumapture, mayroong queen G5. Saka kakapturein, babawiin. And then dito may tempo attack na bishop takes H3. Ang ibinigay ditong continuation, king H2, then rook F4. Ayan o. Oh. Queen C3. So slightly better lang dito ang puti pero mahirap pa ito kasi dahil may pressure din ang white sa king side. So dito naman after H5, kung ang gawin ay queen D5, ayan, para mayroong queen H5 check, papasok naman sa H4. At kapag nag queen takes H5, queen takes H5, G takes H5, mayroong bishop F5. Yes, lamang ng isang pawn dito ang puti pero wala eh, double pawn. Weak din naman ang H5. Ayan, kung kakapture naman sa B7, mayroong rook AB8, may bawi din naman sa B2. So ito ay talagang playable sa black.
matagal pang gitgitan yan. Pero dito, nag C6, yan daw ay alanganing tira. Ang ginawa dito, nag rook CD1, inatake ang pawn sa D6, D5, pero may basag na C4. So, dyan pa lang ay medyo may problema na kasi napipintong babagsak ang pawn sa D4, mga kamatsyas. So, dito, nag bishop E6, nag rook FE1, and then nag queen D6, nag c takes D5, nag bishop takes D5, and then nag rook E5. Talagang pinahinog muna ni Parham na bago tagpasin ang bishop sa D5 ay gusto talaga hinog na hinog ang pagka-capture. Ang ginawa dito, nag rook AE8. Hamon na sa tore, nag rook takes E8, nag rook takes E8, and then tumagpas na queen takes A7. Yun lang, talagang pinahinog talaga. Oh. Hindi talaga tinatagpas muna yung bishop. Nag queen B4 para makalikot-likot, may mga threat-threat. Nag bishop takes D5. Nag c takes d5 and then another good move, queen d4. Ganyan po ang mga super GM na mag-execute, no? Sa simpleng lamang, talagang gravacious talaga yung mga approach nila. Talagang iniingatan talaga nila. Ang ginawa, umilag, queen b5. Kasi wala na rin eh. Kung kakapture sa d4, eh rook takes d4 lang eh. Weak ang d5, pwede mag-penetrate. Weak ang b7. Ayan, so kaya dito nag queen b5 para kung kumapture eh may hataw nga naman ng queen takes b2. Pero dito nag a4, pinaalis ang queen, nag queen b3, nag king g2 para pinakadepensa sa naka-threat na pawn sa h3. Ang ingat ni Parham dito, nag h6 para may pasingaw, walang background weakness. Ang ginawa, nag rook d3 na, neutralize ulit ang queen. Nag queen c2, kalikot pa rin sa ilalim, nag rook f3 para ang idea mag-rook F7 at magkaroon ng malakas na atake sa G7. Ang ginawa, nag-queen E4. So hinabol na ni Misiano ang queen na yan para wala nang likot-likot. Tinanggap naman, sinimplihan na lang. Nag-rook takes E4, so threat pa ang pawn sa A4. Ang ginawa dito, nag-B3 dinipensahan muna. Nag-king G8 para walang mga rook F7, walang rook F8 check. Ang ginawa, nag-king G3 angat lang. Nag-rook B4. Nag-H4. Ayan, unti-unti namang progress. So dito, 4 pawns versus 5 pawns. Ang kaibahan nga lang, eh, medyo nagkataong watak-watak ang pawn structure ng black, no? Medyo mahina. Nag-G6, nag-G5. Ayan, para may rook F6 naman na idea. Nag-H takes G5, nag-H takes G5, nag-King G7, then nag-rook E3 ang idea. Possible rook E7. So nag-king F7, inagapan, nag-king F3. Ang ingat ng mga islog-islogan idea ni Parham. Nag-B6 lang, waiting lang din, nag-king E2. Ayan, sa malamang ang idea, maaaring puntahan na yung tori dyan. Nag-rook G4, inatake ang pawn sa G5. Nag-rook F3 check, timpladong-timplado pa rin ng puti. Nag-king E7 and then nag-rook F6. Ayan, so dito, pag kinapture yung pawn, kakapturein, magkakaroon ng connected pass pawn ang puti sa queen side. Pero ang pinili ng ating pambato ay rook b4 para atakihin naman ang pawn sa b3. Ito nga lang ang naging problema. Rook takes g6, rook takes b3, and then f4. Meron pa rin connected pass pawns. Grabe pala yun. Sa kaliwa, sa kanan, makakapag-produce ng connected pass pawn. Nag d4 and then nag f5. Malakas kasi yan eh. Connected yan, mga kamatsyas eh. Ang ginawa dito, nag-rook e3 check, nag-king d2 ilag lang, nag-rook f3 inatake, nag-rook e6 check, nag-king d7, nag-rook e5, depensa muna para maintain ang pagkaka-form ng connected pass pawns, nag-king d6, nag-rook b5, inatake muna ang pawn sa b6, nag-king d7, nag-f6, ayan, unti-unting progreso. Nag-rook g3 and then nag-rook e5. Nag-rook F3, nag-king E2, inatake ang tore, nag-rook F4, nag-king D3, unti-unti lang, nag-king D6, nag-rook E4, ayan na, hinamon na, sinimpleng hamon lang, rook F5, and then ang malupais na rook G4, at dito na pa-resign ang ating pambato na si Marvin, International Master Marvin Misiano. Okay, so okay lang yan, kasi talaga namang mamaw yan si Masuglu eh. Talagang mataas ang rating, tapos batak na batak sa mga online tournaments. Magbuhat ng pandemic, talagang palasali pa rin yan, di na pahinga yan eh. So okay lang yan, babawi pa ang ating pambato, yan po ang inyong antabayanan, ano? So ang isusunod naman natin dito ay ang naging laro naman ng ating isa pang pambato na si IM Concho noong first round. Kalaban niya ay Grandmaster, no? Talagang batang Grandmaster na malupais na, super GM na, mga kamatsyas.
titingnan natin, pag-aaralan natin yung nangyari sa laro na yun. Okay, antabayanan nyo lamang. Pagkatapos naman ng kay I Am Concho, ay isusunod naman natin ang round 2 na katatapos lang kahapon. Okay, maraming salamat po. At bago tayo lubusang magtapos, ay atin munang pasadahan ang sinabi dito or na-share ni former world champion Robert James Fischer. Ang sabi niya, psychologically, you have to have confidence in yourself. And this confidence should be based on fact. Okay, hindi yung confidence na parang kumpiya-kumpiyansahan lang, di ba? May mga ganun eh, no? Kaya ko yan! Tatalunin ko yan! Merong ganun eh. Pero dapat daw ang kumpiyansa, yung confidence mo, ay nasa fact. Dapat may pinagkukuhanan talaga scientifically. Halimbawa, confident ka dahil nag-training ka. Di ba? Meron kang physical condition na maganda, nag-exercise ka, kumain ka ng mga masustansyang pagkain, maganda ang diet mo. Okay, so and then nag-training ka talaga, nag-work hard ka, meron kang computer, meron kang coach, kompleto, bago ka sumabak sa tournament talaga, yun ang pinaghuhugutan mo ng confidence. Diba? Kaysa sa pinagkukuhanan mo ay parang hangin-hangin lang. Yun ang ibig sabihin dito ni Fischer eh. Maganda, kumpiyansa tayo na nasa fact. Maayos yung pinagkuhanan mo ng confidence, hindi yung parang kumpiya-kumpiyansa lang basta lang makayabang, makahangin, kumbaga. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na ito at kung kayo ay natuto, pahit naman po uli ang like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, pakicomment nyo na lang po sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita naman tayo sa game mamaya ni I Am Concho na i-analyze natin. Maraming salamat po.